So hello mga kamedal, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan at I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan mga kamedal. So andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano mag-bend ng ating pipe na mag-bend tayo ay yung tama ay yung kanyang sukat. Ginawa natin itong video na ito dahil na rin sa request ng ating isang masugid na taga-subaybay na ating kametal. So shout out sa iyo dyan na Sir Alan Buot. So ito yung request mo, gagawin natin ngayon. So I hope makatulong sa iyo ang video na ito. So mga kametal, ito yung ating example ngayon sa pagbibend. Wala tayong ibang makitang mga scrap dyan. So mga scrap lang yung ginagamit natin dito mga kametal. Ito ay 1.5 inch or 1 1/4 inch, so 32 mm yung ating i-example ngayon. Kung nakikita nyo mga kametal, mayroon na akong reading mga markings dyan. So ipapaliwanag ko rin sa inyo ito mga kametal kung paano ko ito ginawa. So ang pagbibend natin nito mga kametal, halimbawa yung ating example tayo ng 10 inches yung kanyang haba. So center to center yung ating kukuhanin. So sa pag kukuhanin nyo naman doon sa palabas or doon sa paloob, ipapaliwanag ko sa inyo yan kung paano ma-minus ng ating allowance sa pagkakat. Kung interesado po kayo nito mga kametal na malaman nyo itong idea na ito, so panoorin nyo lang at taposin nyo lang ang video na ito. Siguradong makakatulong sa inyo to kung mayroon kayong gagawin na ganito. So bago tayo magsimula mga kametal, mayroon ako isa shoutout mamaya pagkatapos ng video na ito. So kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share nyo na rin sa ating mga kapwa kametal para makatulong at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So let's go mga kametal, i-calculate muna natin kung paano ito ginagawa para maunawaan nyo ng mayos. So let's go! So ganito 'yan mga kametal no. Yung ating example. Narito yung ating pipe. Yeah. So yung ating outside diameter noon, yung ating example is 32 at 34 mm. Kasi wala tayong ibang mapagkuhanan na pipe, yun lang yung example natin. So parehas lang naman ang computation mga kametal kung gagawa din kayo ng mas malaki nito. So yung ating kukuhan ngayon, yung ating bending allowance, kung ilan yung magiging i-atras natin. Kung i-calculate natin yung ating elbow ng ating 34 mm na pipe, kung kukuhanin natin yung standard ng ating elbow sa 34 mm, so yung take off niya is 34 times 1.5. So i-calculate natin yung ating take off is 34 times 1.5. So equals 51. So ito yung ating take off kung magiging elbow na itong ating 34 mm na pipe. So ngayon kukuhanin natin yung kanyang diameter ng kanyang elbow. Yung kung halimbawa ito, circle na ito. Yan, hatiin natin yan sa 4. So, itong portion nito, ito yung ating 90. So, kukuhanin natin yung buong diameter niya para makuha natin yung division niya kung ilan. So, para makuha natin yung ating 51, yung ating 51 na take-off, i-plus lang natin dito sa kalahati nitong ating 34 mm na pipe. Yan, kalahati niyan. So, i-plus natin. So, 34 divide 2 is 17. So, magiging 68. Yung ating radius. Yan, 68 dito. 68 din dito. So, kung i-plus natin yan, yung 68 plus 68,
is 68 times 2 ay magiging 136 yung diameter niya. So yan, diameter 136 mm. So ngayon, dito sa ating gagawing elbow, dito sa ating pagbibend, kasi bibend natin yan, magkakat tayo ng tatlong cuts. So, tatlong cuts. Yan, tatlong cuts yan. So, magiging 4 division siya. So, sa 4 division is magiging 22.5 yung kanyang degree. Sa 4 para magiging 90. So, dito naman siyang, sa kanyang cuts ay 30 degree. Yan, 30 degree yung bawat cuts niyan. Okay? So, ngayon, kukuhanin natin yung kanyang cord length. Kasi pipe yung gagamitin natin. So, hindi natin ma-arc. So, cord length yung kukuhanin natin. So, paano natin kukuhanin yung cord length? So, kung hindi nyo pa napanood yung ating pagkuha ng ating cord length at saka yung ating arc length, ay meron tayong video niyan. So, yung kanyang formula sa kanyang cord length is UD times sine degree divide 2. So, yan. Yung ating pagkuha ng ating cord length ito, yung ating 136, yung ating OD, times natin yan sa sine, yung ating 22.5 ito. Yan, kasi apat yan, para makuha natin yung cord length. So, 22.5 divide 2. So, i-calculate natin. So, 136 times sine of 22.5 divide 2. So, 26.02. So, equals 26.02. So, i-times 4 natin yan dahil 4 na division yan siya. So, times 4, 104. So, kung i-times 4 natin yan is 104 mm. So, halimbawa mga kametal, itong ating pipe ay nagsukat lang tayo ng 10 inches kasi maiksi lang yung ating tubo. Yan, 10 inches yan. So, halimbawa dito yung ating 10 inches. So, para makuha natin yung insaktong 10 inches, center to center yan ng ating pipe. Dito sa ating markings na 10 inches, atras tayo ng 26.02. Ayan, 26.02. Halimbawa dito, dito naman 26.02 din. Ayan, dito 26.02. Ayan. Dito ka na magsisimula. Sa pagkakat ng iyong degree. So, ngayon, kukuhanin natin yung kanyang degree. So, paano natin makuha yung kanyang degree? So, itong ating pipe diameter na 34 mm. So, 34 times mo lang yan sa tan 30 degree. So, calculate natin. So, 34 times tan of 30 degree. So, 19.6. So, almost 20 mm na siya. So, dito mga kamital, sa pagmamarking nyo dito, i-divide to ninyo itong 19.6 o 20 mm. So, dito, 10 mm. Yan, 10 mm. So, dito din, 10 mm. Yan. So, yan na yung ating ibibend. Yan. Kung ano yung computation natin dito, ganito din sa kabila. Ganon din. Yan, ganon din yung ating pagbibend dito. So, pag mag-ibend na yan,
center to center yung ating pipe, yung sukat natin. So, okay? So, ganyan lang yung ating pagkuha ng ating bend allowance. So, ngayon, i-actual natin sa pagkakating yung ating pipe para ipakita ko sa inyo kung tama yung ating calculation. So, okay, mga kamital. So, let's go. So, ito yung gagawin natin ngayon, mga kamital. So, naipaliwanag ko na sa inyo, no, yung ating mga calculation dyan, yung mga distance natin. Yan. So, yung ating pagbibend, mga kamital, example tayo ng 10 inches, center to center. Yan. Kung halimbawa, dito naman kayo, mga kamital, kung gusto ninyong dito kayo magsukat, dyan, yung sukat ninyo, 10 inches dyan, 10 inches din dito. So, magma-minus kayo ng half OD, mga kamital. So, saan kayo minus? So, halimbawa, nagsukat kayo ng itong center na ito, at saka yung itong center na ito, ito yung ating 10 inches. Yan. So, mag-minus kayo ng half OD, mga kamital. Yan. Itong center na ito, dito nyo na ilagay sa, mag-minus kayo ng half OD, doon nyo na ilagay yung inyong center. So, yan. Bago kayo magsukat na mga distance, kung ilan yung distance na i-compute natin, yung ating 26. Okay? So, kung ang gusto nyo naman ay dito kayo kukuha ng 10 inches sa loob. Yan. So, mag-plus naman kayo ng half OD. So, doon kayo mag-start ng inyong center. So, dito sa ating gagawin, is center to center ng ating pipe. So, dito tayo sa saktong 10 inches na sukat yung ating center. Okay? So, ngayon, kakatingin muna natin yan at ipapakita ko sa inyo yung pagbibend kung tama yung ating calculation. So, ayan na siya, mga kamital, no? At na-cut na natin yung kanyang mga cut line. So, dito banda, mga kamital, ay mag-iiwan lang kayo ng 1/8 nitong ating diameter ng ating pipe para sa pagbibend. Yan. So, bali hanggang dyan lang siya. Kasi pag ibibend natin, ito yung matitira. Okay? So, ngayon, ibibend natin yan ngayon. So, dito sa ating degree, mga kamital, huwag nyo munang isiro-siro yung ating pagka-cutting para pwede nyo pang i-trim kung sakaling kulang yung kanyang degree. So, huwag nyo munang isiro-siro. Ayan, 90 na yan. Dito sa kabila. So ngayon, mga kamital, sukatin natin. Ito yung center niya. So yan, mga kamital, yung ating center to center na pipe. So yan, center sa dito, center sa dito. So, ganyan lang, mga kamital. So, kung gusto nyo namang dito ang ating sukat, kunyari dito yung inyong 10 inches, mag-plus lang kayo ng ating half OD ng ating pipe.
kung dito sa inside kayo mag susukat ng 10 inches. Kung dito naman sa outside, mag minus kayo ng hapodi. So doon kayo magsimula sa doon kayo magsisimula ng center. Okay? So dito sa atin center to center. So dito tayo nagsimula magkuha ng sukat sa kanyang distance. So yan. Center to center talaga yan. Okay, mga kamital? So ganyan lang. So ganun lang mga kamital yung ating pag-calculate ng ating bending allowance ng ating pipe. So nakita nyo naman center to center yung ating sukat. So sundan nyo lang mga kamital yung ating calculation at siguradong makukuha nyo rin kung gagawin niyo itong ating tutorial about sa pagbibend, yung tamang pagsusukat. So sa nag-request nito si Sir Alan Buot, I hope sir nakatulong sa inyo ang video na ito at sana ay nagkaroon po kayo ng idea kung paano po gawin itong pagbibend natin. So kahit malaki man yan mga kamital, dahil dito sa ating sample ay maliit lang, kasi nagbibigay lang naman ako sa inyo ng idea kung paano. So kahit malaki yan, ay ganun pa rin yung ating calculation. Bago tayo magtatapos mga kamital, ay isa-shoutout muna natin yung ating mga kamital na nagpapa-shoutout sa atin. So mega shoutout sa iyo dyan na Janelle Sablayan. So mega shoutout sa iyo sir. At I hope na sa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan kung saan man kayo sa dito sa sulok ng mundo. So shoutout sa iyo dyan sir, Janelle Sablayan. At mega shoutout din dyan kay Elizalde Taduran from Moncada, Tarlac. So mega shoutout sa iyo sir, from Moncada, Moncada, Tarlac. So Elizalde Taduran. Shout out din dyan sa ating kamital na si Niltor Ibardom. So mega shout out sa iyo dyan sir, Niltor Ibardom. So sa inyong lahat, I hope na sa mabuting kalagayan kayo dyan kung saan lang kayo dito sa sulok ng mundo. Ingat lang kayo dyan. So mga kamital, so bago tayo magtatapos mga kamital, at kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos ni upload. So yun lang mga kamital, at maraming salamat sa inyo.